Yun nga po, ma'am, buwak. Nakapupo tayo ng alcohol. Yes. Actually, kahapon namin na. Kahapon received. Pero nalaman ko last night. So I tweeted about it this morning. We were hoping na lumabas siya before June 30. Lumabas naman siya before June 30. So sabi ko nga, ano siya, very fitting na exclamation point sa 6 years namin sa UPP. Kasi talagang we tried our hardest na gawin parang model office yung UPP. So aside from the ISO certification, nare-recertify kami every year. So yung COA, after namin inayos yung lahat ng mga proseso noong 2016 na 2017, by 2018 na po ka na namin. Unqualified. Hindi naman yung perfecto kasi meron din syempre mga comments yung COA, pero nagiging unqualified kasi siya. O, ang term kasi sa law, unmodified din. So, unqualified sa unmodified, parang hindi ko sasabihin. Pero, nagiging unqualified siya pag yung comments ng COA or recommendations, hindi siya ganun kalaki para ma-tain yung para yung rating ng tomorrow kasi June 30. So June 30 hindi na kami papasok dito, although officially mag-end ang term namin at June 30 at noon. Pero hindi na kami papasok dito. We will be hard at work preparing for the July 1 and 2 event for Angat Buhay. Sa Angat Buhay, nag-decide kami na gawin siyang mas simple kaysa dun sa dating pinaplano dahil sa tumataas na number of COVID cases. Ayaw naman namin maging irresponsible. So, nag-decide kami, kaya nagkaroon ng sign-ups. Kasi gusto namin i-manage yung number of people na nandun sa venue every hour. So, yung sign-ups may oras. Pero nagulat kami kasi 30 minutes, puno na yung slots. So ngayon, tinitingnan namin kung kaya pa ba namin mag-extend to July 3 just to accommodate. Kasi parang ngayon, more than 5,000 people. Yung initial na plano namin, 2,000 na tao. Kasi 1,000 sana for the first day, tapos 1,000 for the second day. Pero yung sheer number na register. At una, sabi namin, sige, increase natin to 3,000. So, 1,500 sana for the first day, 1,500 for the second day. Pero grabe pa din. So, parang 5,000 ang in-allow nila. Pero ang daming nagre-reklamo na hindi na-accommodate. So, ngayon pinag-uusapan lang. Kasi syempre, wala na din kami. Syempre, yung matitira na lang sa Angat Buhay volunteers. So, baka too much na hingihin yung 30, pero pinag-uusapan din. Kasi ang third day, Sunday. So, pinag-uusapan kung kaya pa mag-extend to day 3. Gagawin ito dun sa volunteer center sa Katipunan. Kasi yung lilipatan namin ng office ay hindi pa ready. So, hopefully by July 15 ready na. Hindi ko alam kung kaya. Pero at the latest siguro end of July, ready na yung bagong office. So, makakapwede na din kami sa taba. Ano yung mga unang gagawin ninyo? Ano yung unang mga programs, projects? Actually, ngayon meron ng mga pending. Hindi ko lang papangunahan yung announcements bukas. Pero pinakaunang focus talaga gusto namin education sa health. Pero syempre, yung dun sa structure ng Angat Buhay, kumuha na kami ng DRR officer. Kasi doon naman kami nasanay na pag merong sakunahin ng nagre-response. So merong program officer for education, may program officer for health, tapos may program officer for DRR. Maayos na yung structure. Halos lahat na tao sa Angat Buhay ngayon ay sila din yung Angat Buhay na NGO. So ito na yung dati na papatakbo sa Angat Buhay. Although syempre mas maraming tao noon, ngayon yung pinaka-key na mga tao sa Angat Buhay namin din chose to join us sa Angat Buhay NGO. So, sobrang salamat ako na pinili nilang sumama pa din kasi mapapagaan yung trabaho namin.
yung mga announcements as to the programs ng bukas yun. Ay, sorry, hindi. Sa July 1 pala magyayari. Pero ang unang ma-expect nila, kasi parang ano siya, street sa art festival. Kasi gusto namin parang experiential siya. Ipapakita namin yung exhibit. Ay, mag-exhibit kami. Nung lahat, hindi lahat, pero halos lahat. Halos lahat ng mga nakuha namin during the campaign. So, meron mga merchants na yung campaign para Fernelia, makikita buka, ay sa July 1. Ay, yung mga paintings. Ang gagawin fundraising yung ibang paintings, not all. Ang gagawin siyang fundraising, pero mechanics kasi may team na nag-aasikaso. So, hindi ko alam how they will do it. Siguro by tomorrow, baka may announcement as to the mechanics. Pero gagawin siyang fundraising kasi unang-una, gusto namin na mapunta yung mga paintings sa pahahalagahan siya, i-display siya, kasi sayang ng husay ng magagawa. Kung sa akin kasi yun may iwan, dahil wala naman akong paglalagyan, nasa storage siya. So baka masira lang, saka sayang na hindi siya pinapagawa. So, yun yung pinakaunang fundraising activity ng Angat Buhay. Marami na yung nagtatanong na sinasabi, naghihintay lang kami kung anong gagawin. And they explained to you during the launch na ayaw natin ng ganun, na naghihintay lang sila. So, maraming gagawin na capacity building ng mga groups. Para yung mga groups na existing, nag-initiate ang sariling programs. Na hindi lang dinidikta ng namin. So, marami dito yung mga partnerships. So, yung Angat Buhay isa lang, walang chapters, pero yung mga partner organizations natin, sila yung mga implementers ng Angat Buhay. Yeah. Ma'am, how do you feel? Kasi parang the past days, nakikita namin nagpo-post ka on your Facebook, nire-reminis mo na lang every year ng past 6 years. Tapos today nga, technically, sort of, medyo last day na talaga. Yes. Pero, how do you feel now na babalik na po kayo sa private life? Kasama niyo pa ngayon yung girls? Oo. Actually, mixed. Mixed yung pakiramdam. Yung isang banda parang excitement na set magiging sarili ko na yung oras ko. Kasi yun talaga yung nawala sa akin. Hindi lang nung the past 6 years, pero the past 9 years. The past 9 years na yung first 3 years sa Congress, tapos yung next 3 years sa SVP. So ngayon parang very liberating isipin na kung gusto ko magbakasyon, makakapakasyon ako. Tapos very liberating isipin na siguro hindi ko kailangan mag-alarm clock na napaka-ate everyday. Na hindi ko na i-suspend yung mga gabi ko na nag-aaral. Kasi yung gabi ko talaga gumagawa ako ng paperwork, nag-aaral. So, parang yung sinasabi na after tomorrow, makakapanood na ulit ako ng mga k-drama. After tomorrow, mababasa ko na yung lahat na librong naghihintay, basahin. Pero yung malungkot for me, yung mga taong iiwan. Hindi iiwan, pero mas marami. Yung mga taong may iiwan sa UVP, syempre mamimiss namin sila. Pero marami kasi yung mga full-term na employees ng UVP, magkakanya-kanya na kami. Mawawalay na. Oo, mawawalay. Siyempre, marami nagsasabi na mag-volunteer pa din kami kahit iba na. Pero siyempre, iba na kasi everyday mo kasama for 6 years. Yun. Hindi lang sa UVP employees, pero pati sa aming BPSD, yung security kasi parang yun yung naging member of the family na. So, ni-request, ako yung nag-request na mag-arot kami ng picture taking kanina. So early kanina, after the oath-taking ceremonies ng mga local officials, halos kompleto yung BPSD and the picture ako isa-isa sa kanila, sa grupo. Kasi alam ko na after this, maghihiwalay na silang assignments. Siguro ang iba, magpupunta sa mga lulay, mga probinsya. So kahit sa kanila, meron din parang agam-agam kung saan sila sunod na mga assignments. Pero yun lang siguro yung lang yung nakakapalungkot sa pag-alis. Pero yung excitement din, excitement sa gagawin sa Angat Buhay, na parang yung excitement na yun, siya yung nagpapalit sa alinlangan na dahil wala na akong government position na pangahawakan, meron pa ba akong relevant na gagawin?
Kasi ano naman eh, siguro nakatulong na matagal akong NGO worker. So hindi sa akin problema bumalik sa dati kong buhay. Tapos nakatulong din na talagang parang shinan ko yung mga privileges. Kasi ngayon wala akong problema na wala nang naghihintay at my beck and call. So ako, nung pumasok ako, even sa Congress, nasa isip ko na yun. Na dahil temporary ito, as much as possible, maglilid ako as normal na life na hanggang kaya. So ngayon, wala akong problema at all sa pag-transition. Ngayon na-excite ako na ako na lang, ako na ano yung magdadrive sa sarili ko. Na-excite ako na paglalarga ako, wala na masyado. Ano to, parang wala na masyado protocols. Na-excite ako sa ano na, wala na convoy. Na, kasi syempre, pag ngayon, in the past 6 years, hindi ako pwede na kung ano na maisipan ko gagawin. Kasi kailangan ko i-inform mo na security, kailangan ko i-inform. So ngayon, yun yung nililip for. What would you consider your biggest legacy for the office of the vice president? Ako converting the office of the vice president from a mere ceremonial one into an advocacy everyone. Yun yung number one. Kasi yung core na ngayon ng programa, talagang mag-transform ng mga communities through our programs. Kasi nung nadatna namin dito, parang yung pinaka, ano niya, medical assistance. While sobrang dami nang natutulungan ng medical assistance program, tingin kasi namin, ano siya, hindi siya, parang hindi siya masyadong progressive in the sense na hindi mo nababago yung paniniwala, hindi mo nababago yung pagtingin about how governance should be. So yung pangalawa doon na ipakita namin na despite many limitations, kayang ayusin yung opisina. Yung pag-achieve namin ng ISO, ang qualified opinion namin sa COA, yung ano kami, prime HR awardee, yung kasikaso sa mga empleyado, na pagpapakita na pag nag-strive ka for excellence at na-achieve mo yun, yung staff compliment, parang yung bureaucracy inspired siya. So mas magandang servisyo yung naibigay sa tao dahil yung mga gumagawa ng servisyo ay inspirado sa ginagawa nila, saka proud sila sa ginagawa. What about regrets? Is there anything that you wish you have done differently in the past 6 years? Ako mahirap siyang sabihin. Kasi marami pa kami gusto gawin na hindi namin nagawa because of the limitations. Pero kung regrets, wala siguro. Kasi yung lahat ng mga difficult decisions na ginawa, ay nag-turn out for the best. Kahit yung limitations that were thrown our way, proved to be blessings in disguise. Kasi looking back, iniisip namin ng mga staff, na siguro kung sobrang dali lang sa atin mag-request ng pera, hindi siguro tayo naging ganito creative. Of course, there were many times that you would have wished na sana kinonsider kaming bahagi ng pamahalaan kasi ang dami pa sana naming nagawa eh. Kung halimbawa, nabibigyan kami ng bondo for programs. Marami naman ang mga sources. Ano? Backward, dapat nagbibigay yun for social, di ba? For social development programs. Siguro kung nabigyan lang kami kahit konti, ang dami pa sana namin na communities na nag-transform. Pero dahil hindi naman namin hawak, kung ano man yung binigay sa amin, kahit gaano kakonti, magawa namin yung best. So, parati ko siyang binabalikan na yung akala natin na setup, actually siya yung
siya yung key kung bakit naging mahusay yung office ng Lord Jesus. Most memorable experience sa sinong yung ma'am, the happiest moment. Huwag natin mo yung ano yung alam mo, mahirap mag-isip ng isa lang. Siguro merong mga crucial decisions na memorable for us. Yung isa, yung pagtanggap mo ng ICAD. Pagtanggap mo ng pagiging co-chair ng ICAD. Very memorable siya kasi nag-decision ako against the advice of so many people. Pero kahit yung mga nang-advise sa akin na hindi tatanggapin, tinanggap ko na siya, ano siya, all-in sa pagtulong. Kahit 18 days lang yung binigay sa amin, those were the parang best 18 days of our OVP life. Kasi talagang we worked the hardest during those 18 days. Kasi alam namin na tatanggalin at any time. So ginawa namin yung lahat, and at the end of the day, nakapag-submit kami ng full-blown na recommendations. Na very satisfying siya. Very satisfying siya in the sense na alam namin na trap yun. Alam namin na napakahirap yun. Pero nagawa namin, dapat namin. Tapos siguro lahat nasakuna. Lahat nasakuna kasi doon na nag-umpisa yung volunteerism. Na yung dahil wala kami. Dahil wala kami, ano to, dahil wala kami, pera. Doon talaga yung na-test yung amin. Doon na-test yung, alam mo yun, na-test to make do with so little. Pero sobrang grabe yung amin nagawa because of our volunteers. Tapos memorable din yung COVID response initiatives namin. Kasi yung COVID response initiatives namin, napakita namin na during the pandemic, sobrang parang kailangan mong mag-desisyon on a day-to-day basis. Na doon din namin na-prove na kaya pala namin. Na kahit wala kaming alam about some things, kung gusto nila pala kaya. So yun yung mga memorable moments for us. You mentioned kasi regardless of the election results, you wanted in so many cars. Oo naman. Can you specific? Ano pa mga cars na yung pair? Ako kasi, bibigyan ko lang ng tamang context. Yung dahilan kung bakit ayoko sana kumandidato before. Aside from the fact na wala naman akong ambisyon ng presidente, dahil alam ko na napakababa ng numbers ko. And marami dahilan kung bakit nababa yung numbers ko. One of them is, grabe talaga yung disinformation. Saka yung trolling, saka bashing na natin. Nung nagde-decide ako, nasa 3 to 7% ako. Siguro pang-anim, pang-bito ako sa mga tinitingnan ng mga pangalan. Pero at the end of it all, nag-desisyon ako ng kandidato without any expectations. Nung pagkandidato ko, ang pakiramdam ko, ginagawa ko yung parang column. Nagagawin ko lang ito, itatawid ko lang ito. Not expecting anything because of my numbers. Pero during the campaign, hindi ko inaasahan yung klase ng movement na magbubuo. Yung volunteerism, yung dating volunteerism sa OVP, parang nagawa siya many times over. Nagawa siya many times over na hindi ko pa nakita yung gano'n na kampanya, na yung tao talaga yung mga. From 3 to 7%, I ended up at 28%. Sobrang impressive. Na para sa akin, kahit hindi ako nanalo, at ito sinabi ko lang several times, if I have to do it all over again, knowing what the results will be, I will still do it. Kasi para sa akin, yun yung pinakamasaya, pinaka-satisfying campaign that I've been through in the many years na nai-involve ako sa political exercises. Nag-umpisa ako 1987 pa lang. Kasi, yung 1987 elections, magkasama na kami ng husband to be. Kinasal kami right after the 1987 elections. So, involved na ako doon. Tapos 1988, kumandidato ni kasama ko. Meron siyang 6 na election. Ako pangatlo ko na yun. Even doon sa mga times na halimbawa in 2010, hindi siya kandidato. Hindi din ako kandidato. Pero active kami sa kampanya. And doon na yun.
yung 2022 campaign, yun talaga yung pinakakakaiba. Kasi nakita ko talaga yung power of volunteerism na sobrang gaan para sa akin yung campaign. So sa akin, wala akong regrets sa gaya ng sabi ko, kailangan ko siyang gawin ulit. Knowing na matatalo ko in the end, gano'n yung gawin. To the same people para mapag-usapan kung paano lalabanan ng sabay-sabay yung misinformation. Hindi siya pwede yung ginagawa ngayon na kanya-kanyang effort dahil hindi natin kakayanin yung machinery. Grabe yung pera na ginagastos sa trolling, sa basa propaganda. Hindi kakayanin kung hindi nagkakaisa. So para sa akin, kailangan na magkaisa yung taong bayan. Kasi tingin ko naman, marami yung nagnanais na labanan na talaga siya. Kasi kung hindi natin siya malalabanan, at talagang ganito at ganito yung magiging resulta ng pera siya. Ang naging ibabaw na kung sino yung may pera sa mga machinery, para kung sino yung may pera para mag-maintain na yun itong klase ng machinery. Nakita ko na grabe na yung good vibe during the last elections. Dati na siya pero grumabi na yun. Kahit sa lokal, grabe. So kailangan magkaisa na yung taong bayan para salbahin yung ating demokrasya. Kasi kung wala tayong gagawin, gigising tayo sa na isang umaga na marirealize natin na wala na. Wala na yung mga freedoms na pinaglaban natin for a very long time. Yeah. Pwede lang, matagino. Reaction plan to the formation of the closure order versus travel. Na yun? Reaction ko sana naman sa reformation ng SEC sa... Hindi naman ako makakot. Okay lang ba? Say, iba yung kaya talaga ba? What can you expect you to do tomorrow or will you spend your last day? Bukas na, in all probability, deep in work kami in preparation for the launch of our hindi pa ready yung bago namin office, so we have to find a place, siguro sa volunteer center, kasi doon gagawin yung July 1 and 2 events. So most probably, yun yung gagawin. Great. Thank you. Thank you. Nagka-happy sa sige na ako.